And dito na kami sa Singapore Changi Airport. And yung airplane, actually na-delay siya ng alis kanina. Instead of 8:15, umalis siya ng 9:20. Ang galing nga eh, kasi dapat ang talagang oras ng dating namin is 12:05. Pero nakalapag yung aeroplano ng 12:10. So hindi naman masyadong na-late. Kaya okay naman. Tapos kanina sa NAIA, hindi na kami nakapag-vlog kasi ang hectic masyado. Ang dami ng pila, ang haba ng pila. Doon naman sa immigration, wala naman masyadong tinanong. Tinanong lang yung kung first time nag-travel ba, kung kailan ang uwi. Tinignan lang yung booking ng plane. Kumbaga plane ticket pa uwi. So yun lang naman ang hinanap sa akin. And nga pala, tatlo kaming magkakasabay na tinawag, pero doon na sa mismong counter, kaming dalawa lang, itong baby girl, yung pinayagan. Parang isa-isa na lang daw. Kaya nahuli si Jet. Sa kanya wala naman daw tinanong kailan lang daw ang uwi. Tapos yun na, tum na kami. Kasi kanina sa waiting area, ang kinain lang namin, although siya, nagkanin siya and rice, kami ang kinain lang namin is noodles and siopaw. Kaya ngayon gutom na kami. And dito lang kami naghihintay kay Jet. Nandun siya sa UOB. Kukunin niya yung SIM cards. Ang haba ng pila, kaya dito na lang muna kami naghihintay sa waiting area. Siya na lang yung pumila doon. Hindi daw pala pila ng SIM card yun. Pila lang ng foreign exchange. Meron naman na kaming Singapore dollars kasi merong nagbenta sa amin from DIY Travel. So, ang kailangan na lang namin i-redeem is yung SIM card. Kapila pa si Jet doon sa... Yan, doon. Sa UOB. Sa kabilang side pala ng UOB, yung SIM card. Doon kami nakapila kanina sa Forex. And buti na lang may Cheers dyan sa tapat. Kaya bumili ako ng chicken sandwich. Teriyaki chicken sandwich. Ang nakit ba mo? No, I just need your help with the news. Sorry. Anak, meron pa dito onigiri. Yung salmon. Dalawang ko. Salmon teriyaki or salmon mentai po. What's mentai? I don't know. How about trying the teriyaki? Ako na. Kaya mo yan? Sige. Sabihin mo lang if you need help. Sige. Tayo magkalat. Nakahulihin tayo dito. Hintay na mga anak ko. Tinanggal ko lang yung sticker. Tapos... parang mali din naman. Ano ba to? Ah! Alam mo, alam talaga eh. Ah, ganito anak. Ganito dapat oh. Mali yung gawa natin. Tapos, kaganyan. Okay, bongga. Oh, kain mo. Saluhin mo anak ha, baka maglaglagan.
lang, kain lang kami. And vanilla ice cream, milk tea. O nga, medyo bitter na anak. Pa lang kami natapos kumuha ng SIM card. 2:49 na. Grabe, ilang oras. Sobrang haba ng pila. Nakuha na pala namin yung SIM card pero hindi pa namin kinakabit. Ang ginagamit lang natin naming wifi is yung sa airport. Sobrang pagod na and sobrang late na. Parang hindi na afford. Huling-huli pa sa video. Hindi na kayang mag stay pa dito ng mas matagal. Sobrang antok na talaga. Pagod na. Sabi, ang hirap pala ng ganitong oras ng alis. Nang dating pala. Parang antok na antok. Hindi naman pa pwedeng hindi matulog. Dahil madami kaming gagawin tomorrow. Baka magreklamo na naman. Ay, baby ko. Nakakawawa din naman siya kung walang tulog. Ayun, hanap lang kami ng Grab. Meron pa akong tinapay dito matira. Honey cake. Ang bait naman nung receptionist, in-upgrade kami ng yung queen size bed. Kasi full bed lang yun na book natin, di ba? Tapos, humabol pa siya ng another, ano, sabi niya, if we need one more pillow, sabihin lang daw siya, balik daw kami sa baba. Kasi, 2 pillows lang per kwarto. Kaya baka kailangan daw ng one more pillow. Ayun, papunta na kami sa room. Ito nga pala kami sa Fragrance Hotel Rose. Ayun. Yung nabook naming hotel nung una, wala daw window. Ito daw kahit pa na may window yata. Oo, may window talaga. Ito yung pagpasok CR. And then, andito yung hanger. Tapos, ayun yung bed. Ayan. Mukhang kasya naman kami tatlo. May extra space pa dito sa, ano, and dito yung pwedeng paglagyan ng luggage. Ito naman yung table and mirror. And may window. May TV. May hanger. Andun yung aircon. Ayan natin yung window daw. Okay. Ay, okay. Maganda, sorry, baby. Maganda naman. Maganda, oh. Okay na din. Siguro mas okay to pag morning. Yun lang. Pagod na talaga kami. Antok na. Mayroon pang plans bukas. Tapos, ang bilis nga pala nung ano namin, nung taxi driver kanina. Pero ano no, standard na speed limit nila is 90. Diba? Nakalagay dun sa kalsada. Tama ba? Ayun. Ang bilis. Saka kung ikukumpara mo siya sa ibang taxi
taxi na kasabayan namin. Ganun talaga yung ano nila, yung bilis nila, pati kahit mga private vehicles. Ang bilis talaga. So siguro, ganun nga talaga, no? Hindi tayo sanay kasi sa Pilipinas. Grabe ang ano, grabe ang... ang tawag mo dun? Ang traffic. Kaya hindi ka makapag-mabilis dun talaga. So ayun lang. Meron bang ano dito? White na ilaw? O wag na. Ayun lang, matutulog muna kami, ha? Tomorrow na lang. Good night.